Hi guys, this is Sally and today, in this video, ay gagawin lang natin siyang parang nagkukwentuhan tayo. Okay? Okay ba yun? This is going to be a different video from my other videos. Kung kayo ay my viewers na napapanood na yung mga other videos ko, this is gonna be a different one in the sense na number one, wala akong script na ni-ready. Number two, no edits. And number three, ang setup ay para tayo nagkukwentuhan. Okay, so because I'm also trying, ang tagal ko nang gusto ring gawin ito. And again, sorry, this is gonna be more like Tagalog. Kasi may mga nagko-comment na sana daw i-explain more yung mga videos ko in Tagalog. So, since it's gonna be more like conversational and Tagalog tayo. Okay? So, kung gusto niyo pala yung mga ganitong klaseng video like me, you talking like this, parang kwentuhan lang on over a coffee or something, let me know in the comment. Okay? Kasi nag-experiment tayo din ng mga different contents on this video. And yun din ang gusto ko, having this YouTube thing, is makaka-experiment tayo. We will get to, like, exercise yung creativity natin on, we can try different things. Ayan, hindi tayo limitado. Ayan, so, ang pagkukwentuhan natin sa video na ito ay updates or life updates. Ayan, so if you watch yung previous video natin kung bakit kami umuwi ng Pilipinas, you know na may plan kami to go back. Since for those of you who don't know, is we've been here in the Philippines for like 5 years na. More than 5 years. This video ko na yon, I thought it's 6 years. Pero nitong mga nakaraang linggo, na-realize ko, 5 years, lang pala kasi we went back home in the Philippines in 2019, before pandemic. So, na-realize ko 5 years lang pala, going 6 years. Okay? But it's still mahaba. This is our first time na nag-stay ng ganong kahaba sa Pilipinas. And we started in Canada and then we went back home just for vacation first. Bakit nga ba kami umuwi? Is yun, first is para ma-expose yung mga bata, yung mga kids namin. We have 3 kids. And para ma-feel nila yung ma-experience nila kung paano lumaki sa Philippines. Like, I grew up in a province, in a farm, and gusto ko rin na ma-experience nila yung ganun buhay. Kasi they're Filipinos too. Like, technically, kasi we're Filipinos, even though they were born in Canada, they're still blood ng Filipino. So, parang hindi sila paglaki nila, ma-feel din nila na alam namin kung paano mabuhay, or they can remember how it is to grow in the Philippines. Like, di ba yun yung mga nare-remember natin, like maligo sa ulan, ganyan, sumakay ng tricycle, mga kung ano-ano, mga motor, o kung, mga kumain ng mga Filipino foods, ganyan. Ma-experience nila ang kabongga at kahaba ang pag celebrate ng mga Christmas, ganyan, di ba, mga caroling. Gusto kong ma-experience, or it's actually both me and my husband who decided na gusto namin ma-experience nila, ma-expose, as you know, when there are kids na ganun. Yung Filipino culture na close family ties, respect to the elders, mga ganun. Okay, so yun ang aming first na dahilan, actually, is to get the kids, yun, ma-expose sa Philippines. And then, wala naman talagang definite time kung hanggang kailan kami mag-stay. And napatagal lang talaga dahil, ayun nga, nag-pandemic and wala namang nakaka-predict na magkaganon nga ang buong mundo, mag-shutdown and everything. So, nag-stay kami longer
And now, parang ang bilis ng panahon, 5 years na. And exactly in about 5 weeks, we are going back home. Uuwi na kami ng Canada. I would say uuwi kasi Canada, Philippines, they're both homes for us. So, you know, keep going back and forth, back and forth. But this is the first time talaga na we spend this whole, like, mahabang panahon dito sa Philippines and then going back in Canada. It's actually mixed emotions kasi syempre, first time mo nawala, that's gonna be a long time, di ba, nawala sa Canada. So, syempre, ang daming mga pagbabago, ano kaya yung mga mangyayari. Reason din kasi na kami babalik is, again, the kids, we think na yung 5 years, that's enough for them na na-immerse na sila sa Philippine culture, mga ganyan. So now, yung mga kids, they want to experience na mag-aral naman daw sa Canada. So, ayun, why mabilis din yung pagbalik namin kasi gusto namin mahabol yung enrollment, yung start ng school year sa Canada. And the kids actually are very, very excited. They're very excited to go back. Ayan yung panganay ko when we, nung pumunta kami ng Pilipinas, meron na siyang memory ng pagpi-play sa snow, mga ganyan. So, gusto niya ulit ma-feel daw yung snow, mag-play sa snow. Pero yung second and third namin, wala pa silang ma-remember that time na how to live in Canada. So, this is gonna be their first time na magkaroon ng memory at they're aware how things are. And, ano pa, ayan, actually, another thing is their grandmother, mga lolo-lola niya sa Canada, sa on father's side, really, really miss them already. And also the other aunties and uncles and their cousins, ayan, para mamit na rin, magkamit ulit na sila. So, ayun din, nami-miss na rin nila isa't isa. So, that's another thing. And what else? It's just great. It's just parang na-miss na rin namin kasi eh. Yung parang, what are the things na na-realize din namin after being away in Canada for a long time is balance. Ayan, yung pagkakaroon ng balance sa buhay. Ayan, kasi hindi naman din laging lahat na super busy ka. Yung parang work-life balance. Kung doon, it's all about work talaga. Work. And then, hindi mo rin ma-enjoy yung buhay kasi lagi kang nag-work, diba? And, kailangan mo rin magkaroon ng, like, enjoyment. Ma-enjoy mo yung buhay mo. Do the things that you want to do. So, yun yung mga bagay na na-realize din namin na magkakaroon talaga. Dapat magkaroon ng balance. Kahit naman sa katawan natin, di ba, yung our gut. Kapag hindi balance yung mga good bacteria tsaka bad bacteria, yan, magkakaroon tayo. Magkakasakit tayo, bababa ang immunity natin, di ba? Yung immune system natin, mababa. So, magkakaroon tayo ng mga, yan, sakit. So, ganun din yung yin-yang, di ba? Kailangan balance din lagi. Kahit din sa diet natin, hindi naman laging like totally na hindi ka kakain ng matatamis, mga ganyan, o maaalat, there has to be balance lagi. So in life, yun din na naisip din namin is dapat balance din. So ganun din, we plan, like right now, anong plano namin as well, as dual citizens, you have the privilege and meron kang, alam mo yun, na pwede kang mag-stay on either country, Philippines, Canada, go back and forth. Meron kang freedom to do that, which is very good for us because for the 5 years na nag-stay kami dito, we were able to build a company then in the Philippines na, syempre, kung aalis ka ng bansa, it's gonna be, like, tough to live, like, paano mag-make sure na everything will go smoothly pa rin. So, that's actually, what are the things that na, that's actually yung mga bagay na nire-ready namin. Like, itong mga last few weeks is,
to make sure, we're creating a system to make sure na that our company will continue to run smoothly kahit wala kami sa Pilipinas. And what else? Paano ba yung mga pagpe-prepare namin? So that's really the first thing. And another thing is, since meron kaming mga alagang mga parrots, mga ibon, marami kaming mga ibon na alaga, is to make sure na merong mag-look after na ayun, na mag-aalaga sa kanila. Which is, we're very grateful kasi meron kaming ayun, mga maiiwan dito na mapagkakatiwalaan na gagawa ng mga yun kahit wala kami. What else? I don't know, maybe itong mga last few weeks, enjoy lang yung mga mami-miss namin, gaya ng I love drinking coconut juice, yan, coconut water, buko juice, yeah, fresh from the buko, every day. So yun ang medyo mami-miss ko, although sa Canada meron din naman ganun, pero nakabattle naman. Ano pa, yung pagmumotor, ayan, so yun yung like, gusto ko rin, ano kasi dito, the weather is not too cold, so anytime you can drive around, yan, you can go to other places, magmumotor ka. Pero sa Canada, iniisip namin, paano kaya, summer lang doon ka pwedeng magmotor. And ang summer doon is very, very short doon sa lugar namin. Kaya, yun yung mga mamimiss namin. Pero, it's not gonna be a problem. Gaya nga ng sinabi ko, ang priority namin is magkaroon. Actually, iniisip talaga namin is to have options. You know, have plan to have options in your life. Yun. Kasi, madali lang yan lahat eh. If you have the means. Kasi, kumari, sabi natin, ang lamig-lamig sa Canada. O, di kung may option ka na pwede ka namang umalis sa Canada during malamig na season, di ba? So, hindi ka na magre-reklamo. Sabihin, sa Pilipinas naman, sabihin ng iba, mainit sa Pilipinas. O di kung may option ka naman na to go somewhere, di ba? Na malamig para hindi ka na magreklamo. O sasabihin ng iba, sobrang traffic. Ayan, di have the option to go somewhere na hindi ma-traffic. Di ba? Ganon. And how can you have that option? Like for example din sa airplane, ganyan, kung ayaw mo nang masyadong cramp or masyado kang haggard, di go for the business class, mga ganyan, 'di ba? How can you have that option? 'Di ba? If you come to think of it, it all comes down to what you have, like do you have the means to have that option? Ayan yung isa sa mga bagay na na-realize namin na we have to work towards, like, dapat yun din dapat ang i-goal natin sa buhay. Like, to have as many options as we have, like, we can. Dun pa lang sa kung saan ka magre-retire. Kasi yung mga last videos ko, sobrang daming mga discussions na, gusto kong, kasi tinatanong ko din doon kung gusto niyo bang mag-retire sa Pilipinas or kung gusto niyo mag-retire sa kung nasaan man kayo sa lugar ninyo, saan man sa mundo. It's parang nakalimitado lang kasi na, sa Pilipinas kasi doon ako nanggaling, dito lang kasi dito ako nanggaling. Pero kung isipin natin, what if you have the means na pwede ka naman tumira mag-retire kahit saan man without, you know, thinking of any, like, limitations. Nalilimitahan lang kasi tayo. Kasi dito lang kasi yung kaya ko. Dito lang kasi yung kaya ko. O kaya dito lang mag-work kasi ganito. What if, you know, we can do anything. Something like that. If you have the means to just to afford anything you want, di wala naman ng sigurong problema. Kasi dun sa mga nakikita kong mga reasons nila, it all comes down to like money. Yung mga iba, takot sila sa Philippines mag-retire kasi nga mauubos daw yung pera nila. Yung mga kapag nagkasakit, mga ganyan. Di ba kung iisipin natin,
if money is not a problem or is not an issue, what will you do? Where will you go? You know, what kind of life will you have? So I think that's another important that I want to point out is for us, na yun dapat ang goal natin, na to be in that certain level na money will not be an issue anymore. Yung parang ganun. So you can be wherever you are, do whatever you want, wala nang reklamo. Ayan, di ba? So, I don't know, what are your thoughts on this? Kasi medyo anong oras na, alas 1:30 na ng umaga. Siguro hindi rin, I don't know, those are the things my mind is just crazy. Yung mga ganitong oras, my mind is super, super hyper. Ito yung mga time na sobrang dami kong, alam mo yun, mga naiisip, ganyan. Kasi this is the time na, syempre, tulog na yung mga bata. And I'm used to this kind kasi usually I work, you know, on my stuff during this time kasi tulog na ngayon may mga bata and dun ako makakapag-isip ng maayos. So I want to hear your thoughts. Leave your thoughts or opinions in the comment below. And yeah, dun sa mga pinagsasabi-sabi ko. Yun lang. Yeah, I'm just, I don't know. I don't know how to end this because again, this is just an experiment and I don't know how this video will turn out. Just let me know. Let me know your thoughts in the comment. If you like this, if you love this, or if you hate this, makikinig ako sa mga comments niyo. Alright, so again, thank you and I'll see you in the next live update, maybe. But I'll keep producing other kinds of videos like I was, you know, putting out there. But if you like this kind of video too, then I can add more. All right? I'll see you. Bye.